araw mga kasityo. So for today's video, ipakikita natin o ituturo natin kung paano natin ginawa itong ating lock nitong ating cabinet. Dahil sa marami ng mga kasityo nagre-request kung paano nga daw magkabit ng lock ng cabinet. So pakikita natin ngayon kung paano tayo nagkakabit ng door lock, no? So tara guys, pisahan na natin. So sa video natin ito, ang gagamitin nating materialis ay metro. Tapos gagamitin tayo nitong ating pambutas nung ating salak. Tapos syempre yung ating lock na ikakabit. Tsaka gagamit tayo ng ating cordless drill. So bale mga kasityo, ito yung ating piece na lalagyan ng ating lock. Yan. So bale baka dito natin ilalagay siya sa ibabaw o dito sa ilalim. Kung saan siya babagay at mas madali, mas accessible. So bale, disclaimer mga kasityo, hindi ako expert sa pagkakabit nito. First time kong magkabit ngayon ito, no? So dahil nga maraming nagre-request, so kaya kagagawa natin ng video. So ang pagkakabit itong mga kasityo ay kung ano yung sukat ng inyong handle, so dun nyo rin siya isusukat. So ang sukat ito mga kasityo ay 1 inch and 1/8, simula rito sa tabi, 1 inch and 1/8. Ganun din ang gagawin natin dito. So kailangan nito ay dito natin siya ikakabit sa lugar na to para hindi naman siya malayo dun sa handle niya. So, ayan, susukatan muna natin. So, bale, ating susukatan muna, no? So, bale, 1 inch and 1/8. So, bale, dito siya sa lugar na to. Ayan. So, try natin kung okay. Halimbawa, dito natin siya nilagay, no? So, kapareho na siya ng sukat nito. So ito yung tatama doon sa gitna. Try natin kung okay naman. So yan. Okay naman siya. Yan. So bale, kung makikita nyo mga kasityo yan. So bale, ito yung tatama dito sa lugar na to. So pakikita natin yun mamaya. Ayan. So ang gagawin natin ay bubutasan muna natin to. So dito nga pala mga kasityo, gagamit tayo ng 19 na pambutas. So ang gagawin natin ngayon ay bubutasan natin tong part na to, no? Gamit itong ating 19 na pambutas. So ayan, at nabutasan na natin. So pagka ganyan, atin muna itong kakalasin. Ito. So ngayon lang ako magkakalasin ito, hindi ko rin alam kung paano. Yan. Ayun. Okay, dito. Yan. So bago nyo kalasin, inyo muna tatandaan, titingnan mabuti para sa pagbabalik, in case na may maalis na pyesa, alam nyo kung paano ibalik. Yan. So, yung ating pyesa ngayon, try natin ikabit. So, yun nga mga kasityo, pagkatapos natin butasan, so, bali nakalas na natin yung ating pinakang lock, no? So, gagawin natin ay papasok natin siya dito. Sa butas, ayan. So, papasok natin ganyan. So, ikakabit natin yung parang ganito. Ayan. Yung parang ganito. Kakabit natin siyang ganun. Ayun. Tapos kakabit natin. Kakabit natin yung pinakang lock, no? Lock muna natin ganun. Ating ikutin para humid fit. Pag nakakabit na siyang ganyan, higpitan natin siya ng nito, pang higpit. So tip nga pala sa paghihigpit, so kailangan kapit nyo yung susi, no? Pag kayo maghihigpit, kasi pag hinigpitan nyo siya, iikot lang siya ng iikot pag hindi nyo kapit yung susi. Ayan. So bale, nahigpitan na natin siya. Ayan. Mahigpit na siya dito. So ang gagawin natin ay kakabit na natin yung pinakang maglalak sa kanya. Ayan. So kakabit natin itong ganito. Yeah.
natin. Yun, okay na. Di ba? Kasama na siyang ganun. So, ipita lang natin ng konti. Ayan. So, kapansin nyo, ayan. Okay na. So, ang gagawin naman natin ngayon ay susukatin natin yung layo nito. Ayan, dito. Para masukat natin yung tatamaan dito sa loob. So, susukatin natin siya. Siya ay 1 inch. 1 inch at saka 1/8. 1 inch and 1/8. Sa lugar na to, 1 inch and 1/8. Ayun. So, ayun. 1 inch and 1/8. So, bali dito siya tatama sa lugar na to. Pinakanglak natin. Mga kasityo, at atin ang nalagyan ng guhit, yung posibleng tatamaan itong guhit na to, ayan. So, posibleng ito yung lalagyan ng pinakang kawit na gano'n. So, ito yung ating uukaan ngayon. Lalagyan natin siya ng hukay para dun tatama itong piece na ito, itong parting ito. So, ang gagawin natin mga kasityo, ayan. Susukatin muna natin dyan. So, estimate natin yung lalim nito. Ayan. Siguro mga 1 cm ang lalim. Susukat tayo. Nang 1 cm dito, ayan. Susukatin natin ng 1 cm. Ayan natin ngayon ng electrical tape o kahit anong tape na meron kayo. Ayan. Para hindi tayo babaon dyan. Hindi tayo lalampas. Susukatin huli natin. Yung 1 cm yun. So, ayan. 1 cm nga. Ayan. So, kailangan hindi tayo lalampas dyan. Puputasan natin itong lugar na to. Yan. Yung guhit na yan. Siguro mga hanggang dito lang. Yan. So, pag naputasan natin ganyan, atin man siyang papaitin ng konti. So, susubukan natin ngayon. Titingnan natin kung sasabit na yung ating dalawang lock, no? So, try natin mga kasit yung sarhan. Subukan natin yung ating nilagay na lock. Yun. Try natin i-lock. Ayos. Ang sinasuse. Kung nakikita nyo, walang kakalog-kalog. Walang kalog. Yan. Ayos yung ating pagkakabit, mga kasityo. Yan. Pansin natin. Ayun. O, diba? Napakadali lang. Yan lang, ganun lang, mga kasityo, yung paglalagay ng lock sa ating mga cabinet. So, bali, first time ko to na maglagay. Ayan. So, not bad na siguro to sa first time. So, yan. Safe na yung ating mga gamit. So, mga kasityo, gusto ko lang i-shout out ilan sa ating mga masusugid na manonood. Itong si Sir Jari Trevino at saka itong si Don Pulubilok. Maraming maraming salamat sa inyong mga pagsubaybay. Gada video ko, upload ko, lagi kayong nandyan. Maraming maraming salamat. At gusto ko rin nga palang i-shout out itong si Sir Ace Winfield Loyola. So, kung gusto yung makapanood ng napakagagandang project, isa ako sa tagahanga nitong content creator nito, woodworker na to. Napakagaganda ng project niya. So, visit nyo at isubscribe nyo. Siguradong magugustuhan nyo itong si Sir Ace Winfield Loyola. Napakagaling na woodworker nito. DIY woodworker. So yun nga mga kasityo, at nakatapos na naman tayo ng isa nating pagtuturo o pagbibigay ng idea sa ating mga kasityo. Yun nga, itong mga paglalagay ng lock sa mga cabinet. So, bali, first time ko lang to mga kasityo yung ginawa. So, hindi naman siya mahirap gawin mga kasityo. So, bali,
yan nga, pinag-aralan ko lang siya kung paano siya ikabit. At iba't ibang klase naman mga kasito yung mga nabibili. So, ito talaga ay para sa cabinet. So, meron yung dalawa, para sa drawer at para sa cabinet. So, yung binili ko ay para sa cabinet. So, kung gusto mo itong video to, huwag kalimutang i-click yung subscribe button at saka yung notification bell. So, at saka, umari ay i-like mo na rin yung video kung nagustuhan mo itong video to. So, ganoon lang guys. Maraming maraming salamat sa panonood at see you sa ating susunod na video. Ingat. God bless.